Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Ito kasi mga kabatas natin, ang daming nagre-request na gawan ko daw ng content itong si Zian Gasa. Parang lahat yata sila. Hindi ko alam kung bakit. No? Pero itong Otnis na ito, sinesend sa akin ng mga ibang kabatas natin. Ano ba to? No? Pero pag tinignan ko, itong Otnis na ito mga kabatas natin, tungkol kay Zian Gasa at saka sa mga scam nga na kanyang pinapasok, di ba? And sabi nila, mga kabatas natin, gawang ko daw ng content. Mga kabatas natin, I think I made enough content for this one. Pero dadagdagan ko, no? At magbibigay ako sa inyo ng komento ko sa mga latest na ginagawa ngayon nitong si Zian Gasa. Pag i-google nyo kasi, mga kabatas natin, meron na ako. 1 year ago pa itong 10 dahilan bakit dapat i-cancel si Zian Gasa. Tapos, sausaw ni Zian Gasa. Tapos, itong Zuril State niya, mga kabatas natin, 8 months ago, ginawan ko na rin ng content yan. Diba? Tapos, itong pagiging scammer niya, no, ginawan ko na rin 1 year ago. Tapos, yung pagiging marites niya, ginawan ko na rin, mga kabatas natin, 1 year ago. Pati yung kay Jillian Ward, di ba? Marami na akong ginawang comment sa kanya. Oh, bakit meron? Ay. Yung mga ano pa yan. Ngayon, mga kabatas natin, ang nangyari kasi dito sa kay Christian Albert Gasa, meron daw siyang bago, mga kabatas natin. At ang pinaglalaban niyang bago ay yung kanyang mga, Hacienda Gasa? Di ba? Ito, pag titignan niyo kasi yung profile picture niya, Mr. Gasa, sabi niya. Investor, hasyendero. Alam niyo mga kabatas natin, itong si Mr. Gasa, ginagahasa lang yung pera niyo. Ang hindi ko talaga maintindihan kasi mga kabatas natin, ito, profile picture niya, investor, hasyendero, 14K reacts, no? Tapos, 161 shares. Marami pa rin taong uto-uto. Tapos dito yung mga mga post niya, 'di ba? Sabi ng mga bashers kung hampas lupa, lahat daw ng luho ko ay galing lang sa pang-i-scam. Well, sakyan natin ang narrative nila. Kahapon may in-scam ako 16,000 dirhams katumbas ng 10 hectares sa Surreal Estate. No, yung 11K ay dineposit ko sa bangko, yung 800 ay pambayad ng 5% VAT sa gobyerno. Ito. Mga kabatas natin, yung Surreal Estate, sinabi ko sa inyo, hindi negosyo yan. No? May 137,000 followers yung Surreal Estate, mga kabatas natin. Walang kwentang mga bagay. Tapos siya followed by 1.6 million people. Ha? Papagahasa pa kayo. Piniflexan kayo ng ganyan, samantalang kayo, inuutang niyo yung pinang-i-invest niyo dyan sa mga Surreal Estate tsaka Hacienda Gasa niya. Ano bang legit na ano nito? Ano bang legit na negosyo nito? Alam nyo, hindi rin naman ako stranger doon sa pinagdaanan ni Zian Gasa. Abogado ako eh. Simula nung siya ay nahuli sa kanyang kaso ng bouncing checks law. At dinibank ko na rin yan. No? Hindi pang i-scam ang bouncing checks law. It's a mere violation of a special law. Nag-issue ka lang ng talbog na cheque. Pero ngayon, itong ginagawa niya na pang-i-scam na. Di ba? Ngayon, ito. Bakit pa kayo naniniwala dito? Ano bang legit na negosyo niya? Ang unang-una ng negosyo noon, nung tumakas siya papuntang Thailand ba yun? But somewhere in Asia. No? Pumunta siya somewhere in Asia. Lobster daw. Di ba? Lobster yung negosyo niya. O saan na yung lobster na yun ngayon? Ha? Pinoponzi scheme lang kayo ng taong to. Mag-invest kayo sa negosyo ko. Tapos papakagating kayo na meron kayong makukuha. Unang buwan, pangalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan. Tapos i-reinvest mo na lang ulit yung pera mo. Pagka-reinvest mo ng pera mo, pinasok mo ulit ng pera mo, hindi ka nabibigyan, hindi ka nakakausapin. Oh, saan na yung lobster niya? Saan na yung mga taong nag-invest sa lobster niya? Umiiyak na naman.
Di ba? Oh, ito. Tapos yan. Papakita niya na meron siya mga babae. I'm here. Okay, tell me when you're home. Take care. Sure, babe. Thank you for making me happy tonight. I'm very happy spending time with you. Same, honestly. I had a good time. Yan. Ang dali-daling ano? Ang dali-dali. Ito mga kabatas natin. Oh. Paano pa palakihin ito? Hindi, iba yung lumaki. Sandali. Ito. Yan. Oh. Ito yung picture ng babae. Oh. Yung picture ng babae, mga kabatas natin. Stock photos. Stock photos. Oh. Yan. Tapos paniwala kayo dito. Tapos, syempre, gustong-gusto niya na may mga basher siya kasi relevant daw siya. Pinapaniwalaan yun naman. Diba? Sabi niya, malalaman mo yung totoong itsura ng isang babaeng sa nightclub kapag inuman na kayo at nagbukasan ng ilaw. Akala mo naman kung gwapo siya. Diba? Yan o. Hay nako. Yan, puro babae. Ito mga babae naman nakasama niya, tsaka mga lalaki nakasama niya, nakipag-picture siya, for sure, hindi nila alam na pinopost niya na ganyan ito mga picture na ito. Kasi hindi naman nila alam na Pilipino itong taong ito eh. Diba? Ay! O yan, puro babae. Scammers gonna scam. Millionaires gonna make millions. Millionaires gonna millionate. Ganun dapat. Zian Gaza will always be the one and only Zian Gaza. Siyempre, sino bang gustong maging katulad mo? Hirap na hirap pa-impress yung magpa-impress sa mga tao para kumita ng pera. No? Alam niyo mga kabatas natin, ano? Pinakita ko naman sa inyo, dun sa mga gusto kasi, sa mga bago dito at hindi nyo pa alam na gumawa na ako ng content kay Zian Gaza, pakipanood na rin, no? Maganda rin yung mga nagawa ko dun na content sa kanya. Pero ito yung ipapaliwanag ko sa inyo, mga kabatas natin. Ito rin yung dahilan kung bakit ang lagi kong sinasabi sa inyo ay matulog ng mahimbing. Dahil alam natin na yung natutulog ng mahimbing ay siya yung laging panalo. Kung kaya mong makontento sa simpleng buhay, kung saan nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi, I highly encourage that. Gawin mo yan. Bakit? Kasi, mga kabatas natin, marirealize mo na lang na eventually, pag ikaw marami ka ng pera, hindi pala yun sagot sa pagtulog ng mahimbing o sa kasiyahan. Pag sikat ka na, no? Maraming artista nagsabi diyan. Sino ba 'yung nagsabi ng ganun? Ang problema kasi sa ano, sa Pilipino, kung bakit lagi tayong nabibiktima ng mga pyramid scheme, mga Ponzi scheme na 'yan, mga kabatas natin, eh ang mindset natin payaman lang. Ang buhay hindi payaman. Hindi payamanan 'yan. Kung sino pa rin ang nakakatulog ng mahimbing sa gabi, siya yung panalo. Ganun pa rin yan. Ang dami kong kilalang taong mayayaman. Marami akong kaibigang mayayaman. And they will exchange, mga kabatas natin. Gagasto sila ng milyong-milyong pera para sa isang gabi na makatulog ng mahimbing. Para sa ilang araw na makapag-relax. Diba? Yun ang tignan natin dyan. Mga kabatas natin. Ano? Hindi mo kailangan yung pera na parang sinasabi nito, milyonaryo ka, magiging milyonaryo. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para maging masaya. Ang kailangan mo, maging masaya ka lang. Ang kailangan mo, matulog ka ng mahimbing sa gabi. Dahil pag nakakatulog ka ng mahimbing, ibig sabihin, masaya ka sa buhay mo.
Di ba? Hindi mo kailangan ng maraming babae. Hello, mga tulfo. Kailangan mo isa lang na nandyan lagi para sa'yo. Kailangan mo isa lang na nakakaintindi sa'yo. Bakit ka maiinggit doon sa mga tao na paiba-iba yung babae, no? Eh obviously, ang nangyayari doon, hindi sila matiis ng babae, kaya nga sila nilalayasan. O kaya binabayaran lang. Di ba? Hindi ko maintindihan sa Pilipino kung parang, oh grabe, ang daming chicks niyan pare, ang gaganda pa. Pag iniwan ka, o kaya hindi na kayo, hindi mo chicks yun. Nagkamali lang yung babae sa'yo. Na-realize niya na nagkamali siya kaya siya umalis. Ang relationship hindi bilangan. Hindi padamihan ng babaeng dumaan sa palad mo. Kaya sa kwarto mo. Kasi ang relationship pasayahan din. Dapat naging masaya kayong dalawa. Diba? Ganun naman yun eh. Isipin mo yung problema ng tao, no? Mayaman ka nga. Nakakapunta ka kung saan-saan mo gusto. Ay, hindi pala, hindi siya pwedeng pumunta sa Pilipinas. Ano ba ba? Guwap. Ay, hindi, hindi rin pala siya guwapo. Mayaman! Yun lang pala. Ang problema, peke pa yata yung yaman niya. Isipin mo, ba't nyo a-idolin yung taong ito? Na yung tanging meron siya, eh kaduda-duda pa. Yaman na nga lang ang meron ka, nakakaduda pa, kasi nga flex ka ng flex. Kailan ka nakakita ng tunay na mayaman na pinagyabang yung kanyang mga kayamanan? Sino yung mga naging richest men in the world natin, si Bill Gates? Nakita nyo ba yon? Nag-flex ng mga babae niya, ng mga sasakyan niya, ng bahay niya? Kung hindi pa sila pipiliting magsalita, doon lang sila, pilit pa. Sina Jeff Bezos. Dito sa Pilipinas. Yung yumaong si Henry C. Si Villar, sila Manny Villar, nakikita mo ba na nag-flex sila? Si Mark Zuckerberg. Oh. Nakita nyo ba yung mga tunay na taong mayaman na mga yun? O punta tayo sa mga pyramid schemes. Kahit sabihin na natin sa MLM, yung mga MLM, mahilig din mag-flex. Ang dadami nilang magagandang sasakyan. Milyonaryo, mayaman. Pag titignan mo, mas nag-flex pa sila kaila Villar, kaila Manny Pacquiao. Although si Manny Pacquiao nag-flex din, di ba? Pero alam naman natin kasi kung ano yung ano, pinagdaanan ni Manny Pacquiao. Pero ito, most of the people na mayayaman, hindi mo makikitang ganyan. O bakit yung mga nagfe-flex sa'yo na mga upline mo? Wala sila sa top 10 riches. Meron silang 1 of 1 na Ferrari, 2 of 1 na Bugatti. E ganyan. Diba? Meron sila lahat. Titignan mo, sobrang yaman. MLM. Pyramid scheme. Ponzi scheme lang ang ginagawa nila. Eh bakit wala sila sa listahan ng mga pinakamamayaman? Oh. Yung mga crypto gods nyo dito sa Pilipinas. Diba? Mayaman daw. May Mustang. Punta daw kayo sa bahay niya, ipapakita niya yung kayamanan niya sa'yo. Kung magyabang, akala mo ang daming naipundar porke nakamustang. Oh my goodness.
Tapos kunwari humble, no? Hindi naman, not to brag. Just to inspire people. Kung gusto nyo makita kung gaano ako kayaman, punta kayo sa bahay ko. Pwe. Ito si Sarah Raz Earhart. Mustanga. Ito pa, no? Ito ang sasabihin ko sa inyo. Example ko na lang yung Disneyland, no? Example ko na lang sa inyo yung Disneyland. Lalo na sa Amerika, ang mahal ng ticket sa Disneyland sa Amerika. Sa Amerika yata pinakamahal, no? Dito sa Japan, hindi ganun kamahal. Mas mahal sa Amerika. I-Google nyo na lang. Basta, mahal ang ticket sa Disneyland. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kapag ikaw, araw-araw ka sa Disneyland, normal na lang sa'yo yun. Hindi mo na ipagyayabang. Hindi mo na ipopost lahat ng mga pictures mo na nasa Disneyland ka. Di ba? Kasi nga, nakakasawa. Nandun na ako lagi. Eh, yung mga first time, pumunta sa Disneyland, naka-video lahat. Minuminuto, may post sa Facebook. First time eh. Pahirapan. Diba? Yun din na na-realize ko dun sa mga ibang tao. Tulad ng sinabi ko sa inyo, marami akong kaibigan at nakilalang mga mayayaman. Itong mga mayayaman na ito, yung mga bag nila na yan, hindi nila pinagyayabang, ginagamit lang nila. Just like any ordinary bag. Just like any ordinary bag. Hindi naka-frame. Normal lang sa kanila yan. Yung mga sasakyan nilang mamahalin, hindi nila pinagyayabang. Normal lang sa kanila yan. Yung mga bahay nila na ang gaganda, normal lang sa kanila yan. Yun ang tunay na mayaman. Normal na lang sa kanila yun. Kung abnormal sa'yo yan, o kaya first time mo lang, malamang, ipagyayabang. Di ba? Ganun lang yun. O, i-scale down natin. Yung mga katulad nating middle class. Di ba? Natural lang sa atin yung kanin. Wag na lang yun. May naisip ako mas maganda. Sino ba yung nakapanood ng Mad Max yung una? Di ba ang pinag-aawayan dun tubig? O pati yung pangalawa, tubig ang pinag-aawayan. Bakit scarce ang tubig eh? Di ba? Pero dun sa mga tao na sanay sa tubig, hindi nila titignan na, wow, may tubig dito. Siyempre sasabihin ng mga tao, eh, dito sa amin normal lang ang tubig. Pero yung sa iba, dahil hindi sila sanay at pinag-aawayan nila ang tubig, normal lang sa kanila yun. Hindi sila tatalon-talon, hindi sila magse-selfie-selfie, hindi sila magyayabang sa mga tao na marami silang tubig dahil normal lang dun sa mga tao na may tubig. Gets nyo? Ganun yun. O puntahan natin yung rice. Sobrang mahal ng rice ngayon. Magkamote na lang daw kayo. Nangamote tuloy ako. Eto. Oh, yan. Punta tayo dyan. Dahil binanggit mo yan, George Poli TV, no? Oo nga, 4 counts of libel peniflex. Bakit? Normal lang sa kanila yan. Normal lang sa kanila yan. It's so unfair, no? Na dahil normal sa kanila yon, kailangan tanggapin natin na may mga criminal record dapat yung mga tao na magsisilbi sa gobyerno. Yan. Maraming salamat mga kabatas natin, no? Naalala ko to yung realize. Ano yun? Real eyes. Real eyes.
Ewan ko ba? Yeah! Mga kabatas natin, maraming salamat. Magpapasko! Magpapasko, mga kabatas natin. Huwag tayong mainggit. Bakit? Kaya naman nating sumaya. Katulad din nila. Kung masaya siya. Kung masaya sila. Kung hindi pa, mas masaya. Diba? Yun! Ang pinaka-importante. Hindi kailangan maraming inumin. Hindi kailangan maraming pagkain ang importante. Masaya. Ito pala yun. Realize. Yan. Yan. Maraming salamat mga kapatas natin. At syempre, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung lagi yung panalo. Paalam po, pansamantala.